Good morning mga kapitbahay. Malamig na morning sa inyong lahat. Kala natin ni Mr. galing sa supermarket kasi meron kaming bisita. Diba wala yung ganan ko no? Yung hipag ko at pamilya niya pupunta sila dito sa bahay mag-lunch. So mag-prepare ako ng pagkain namin. Fish. We can put two tables in Hanonid outside. I in the inside. What is space inside? We put horn and horn. I'm not sure. Look, one table on horn. Inside, you think it's more spacey? Ayan, mag-prepare tayo. Busy ngayon si Mami Laura. Iprito ko itong isda. Ilang kilo kaya ito? Pero ito sa Philippines, guys, tinatawag nila itong malipa. Itong fish na ito. Oh, malipa ba ito? Oo, malipa na maliliit. Tapos bumili si Mr. ng shrimp. Ito siya guys. Oh, di ba meron ito sa Philippines? Ang dami naman to. Ayan, meron ito sa Philippines. Nahugasan naman na ata ito. So, yung shrimp na lang ang hugasan ko. Ito, dito sa Lebanon guys, pag magprito sila ng isda, nilalagyan nila ng arena, black pepper, depende yung spices na ilagay mo. Oo, before nila iprito, ganito ang pagluto nila ng isda. And then, ito, ano ito? Ito ata yung... yung shrimp. Mag ano ako, I want to take some para magsinigang. Sure. Hello. How come? You bought last time. No. هذا عرق هذا مجموع في عرق بلدي هناك في عرق في حوض هذا عرق بلدي نتجن natin ang lettuce kasi gagawa ko ng avocado salad. Avocado salad with lettuce. I-vlog natin, try natin i-vlog yung mga hipag. Eh, hipag ko guys, isa lang pala siya. Dati naman, sumasali sila sa vlog ko. Kaya lang, minsan lang kami nagkakasama, ganun. And then, yung simula nung namatay yung biyanan kong lalaki, medyo ano pa sila sa camera. I mean, hindi sila sumasali. Hindi ko sila sinasali kasi... parang ano pa, hindi okay, lalo yung binan ko guys, minsan ko lang sinasali sa ano ko, sa vlog ko. I mean, ano pa, silip-silip lang. Pero dati talagang sinasama ko sila sa vlog ko, noon. Gawin ko ang baba ganush.
يلا جمعيهم هلا بخبركم. كيف ترى حمايه كل مره guys, ito ang setting namin. Table setting. Ito ang ano namin, guys. Yan. Okay. Yung unan. Andiyan, tinanggal ni Mister yung mattress. So, waiting kami sa bisita. Yung dalawan doon. Okay. Hi, guys. Hello, hello. Ayan, busy pa rin si Mami Laura. At ano pa? Ang gagawin ko yan, naitapos ko na yung potato, tabule, hindi ko pa nahiwa. Bali, dalawang salad ang gagawin ko. Tabule, and then, avocado salad, alam nyo. So, para naman maiba, avocado and tabule ang gagawin kong salad, guys. And then, yung batinjen, yung babaganos, yung eggplant, tawag nila, babaganos. Yan, tawag nila babaganos. Mamaya i-mix ko. So, ang gagawin ko muna ito, salad, wayawain ko with avocado. Para ready, guys. Alam nyo, ang pagkain ng mga Lebanese, mahirap i-prepare, guys. Oo. Pero okay lang. Masarap. Okay. And anyway pala, samahan nyo ako, guys, mag-prepare ng salad. Nagbabasa ako ng message nyo, guys, pag may time ako, yung mga comment nyo. And then, may isang nag-comment, bakit pa daw kasi ako namumulot ng basura? Nakakahiya daw sa relatives ng biyanan ko, ay ng biyanan ko, ng asawa ko. Marami akong nakikitang ano, guys, comment. So, alam niyo dito sa Lebanon, hindi walang tawag dito, anuman ang status ng buhay mo, mahirap ka man o mayaman, basta kung ayong tawag dito, ang buhay mo ay ano, iba sa kanila. Let's say okay, let's say sa kanila mayaman sila. Wala, hindi ko naranasan yung walang mahirap, walang mayaman dito, guys. Kung mahirap ka na relatives nila, ewan ko lang, ganun ang naano ko sa relatives ng asawa ko. Walang nagbago. Yung kahit ganito ang buhay namin, ano, tinuturing pa rin kami yung kamag-anak. So, dito ko nakita yung tawag dito, yung kung mahirap ka, ganun pa rin ang trato sa iyo, ganun. Mayaman, let's say okay, sila mayaman talaga. May kaya yung mga relatives ni Mister, mga kapatid niya, pero never kaming inano, guys. Never kaming kalimutan na kami ay kamag-anak nila. So walang problema sa kanila, guys. Na kami ay namumulot ng basura. Marami akong nababasa again sa pamumulot ko. Bakit kaya ano yung iba mapagpintas? Kahit anong masama kaya doon? Yung mga nakakaintindi, thank you. Appreciate namin ng asawa ko. Walang problema sa mga relatives ng asawa ko. Hindi ganun ang mentality nila, guys. Pag mahirap ka, baliwalain ka, ganun. I mean,
Hindi ka papansin, hindi sila ganun, guys. Kung ano, kahit anong status sa buhay, kahit anong status mo, relatives ka pa rin nila. Ganun, guys. Ang mga Lebanese, ewan ko lang. Pero sa relatives, ay sa pamilya ng asawa ko, ganun sila, guys. Walang mahirap, walang mayaman. Kasi sa atin, ano, pag namumul ka ng basura, nakakahiya. Dito sa ibang bansa, sa Lebanon, kahit sa ang bansa man, siguro yung iba alam nila yun. Hindi nakakaya ang mamulot ng basura, guys. Ang mag-recycle or ano pa. Si Mister, yun ang ginagawa niya sa trabaho niya, guys. Nagko-collect siya ng mga, ano, bottles. Ako, yung panguha ko ng bottles, basura sa daan-daan, hindi yun problema, guys. Ito, oh, yung tawag dito, yung, wala, nawawala ako. Yung talong na malaki, gawin ko siyang pabaganos. Mahay blood sa akin. Basta kami ng asawa ko, guys. Yung nakaka-appreciate sa amin, thank you. Pero yung nagagalit sa amin, wala akong magagawa kasi wala kayong ikakagalit sa amin ng sa asawa ko. Anyway, ito yung ano, guys. Lagyan ko siya ng tawag dito, mince, garlic. Ilagay ko dito, ipakita ko sa inyo. Ayan, ito na siya. So, ganyan nilang i-collect natin. Ganyan. Lagyan ito ng yung sesame paste, tawag dito, ipakita ko mamaya. Yung tahine, tawag nila, guys. So, ganito, oh. So, ilagay dyan. Wala pa yung mga bisita namin. Okay. Ganito, guys, oh. Ayan. Init-init pa. Ang sarap ng amoy. Masarap ito, guys. I-try nyo. Sa mga, ano, may mga malalaking talong na tanim. Ganito, oh. Ano, lutuin ko yung shrimp, guys. Ano, shrimp butter, patawag ni garlic with butter ba yung, guys? Ganun ang pagkaluto ko. Lulutuin ko mamaya. Guys, oh, tahine, ayan sa Arabic, yung sesame seeds, oh, gluten free, cholesterol free, whitening free, ano to, preservative free, ayan. So ito, zero, ano ito, so pwede akong kumain, zero carbohydrates, 1% lang, oh, diba, maganda. Ayan. Anyway, nilagyan ko na siya ng ito, yung tahine. Tahine salt. Konting salt. And then, lemon, guys. Bigayin natin ng lemon. Ito. Madilim. Masarap ito ikain sa lettuce or kubus. Ayan. Ito, oh. Ayan, mamaya ulit kasi i-prepare ko tong tabuli, guys. And mag-pump ako, hindi nyo ako marinig. Ayan. Ito na siya, ilagay ko ito sa ref para malamig kasi malamig dapat makainin. So, mamaya ulit. Ayan, dito na siya. Ayan, dito na siya. Hi, teta. Hi, teta.
هلا بتجي جبنا سيارة في رايت الله منها. Ano, butter shrimp ang garlic butter shrimp. Tawag na to. Hi, keep over, keep me on. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Nandito na sila, hindi pa ako nakaluto. Sinaulinan si Mama. Magluluto na tayo guys kasi tawag dito. Late na. Okay. شاين يا حبيبي سمك شو كمان؟ شريف ها؟ شريف قائد شريم وغيره أنا هو القائد كفتة 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 يعني فرن ايه لأنه مايا جرى يمكن تفوق مع ايه لأنه مارون بياكلش سمك أنا هو القائد مش بيك هيك شوي يكون رفع عيون بيكون هيك سميك تيستوري هيك يعني هيك هيك بيكون تيستوري بيكون شلا حبيبي مش هلا بس هي ضروري كوك يعني هيدا هيك بده ثقة هيك لا ما بدك كوك شوي هيك كوك شوي نطفي اوكي تشوف معي شوف اللي قالت لي اوكي البطاطا خلينا نقلي فوج بطاطا قبل يلو لا نكورينتي نكارنت حتى ما تنبح احلى شيء ماما ديفا بتسلم عليك اهلا يا ابني لا هي بعد جبر بس امبارح حكيت لي لسه في حكيت لي سألتني Doon sila sa salas. Si Mr. at si
yung bayaw niya, natutulog kasi uminom sila. Yung hipag ko at si mama, andun sila sa salas, guys. Pati mga bata. So, gumagawa ako ng orange, ng Sir Martin. Wala, sayang, di ko nabiduhan. After namin kumain, ganito dito, mag-serve ng fruits or coffee. Pero tulog pa yung dalawa. So, mamaya ako mag-serve ng coffee. Fruits muna para sa mga bata, guys. Ayan, serve natin ito para sa mga bata. Hi, mga kapitbahay. Kamusta, kumusta? Ayan, tapos na ako naglinis. Kanina ang gulo-gulo dito sa bahay. Hindi na ako nakapag-vlog kasi as in, busy ako, guys. And then, nag-harvest sila kanina ng avocado. So, meron pa sigurong isang last na harvest. Ayan, hati kami kanina. Nag-uwi din sila. Meron pa daw, sabi ng yung asawa ng hipag ko kasi siyang umakyat. Oo, marami pa daw doon sa may container. Siguro one, ano na yun, last na harvest kasi namumunga na sila. May bulaklak na naman siya. So, kailangan tanggalin yung bunga para mag-ano yung bulaklak mabuo, ganun. Ayan. So, and sa mga humihingi pala ng recipe ko, guys, sa pandesal kay Sis Faye, ayan. Yung na-share ko na last month ago, yung sinabi kong hindi siya nag-turn on ng comment section, yung ang sikreto ko sa paggawa ng pandesal doon, sinabi ko yung ingredients ko, guys. Thank you. At nagustuhan niya ang pandesal ko. Hindi ko kasi pwedeng sabihin sa or i-comment sa section kasi medyo mahaba ang procedure, guys. So, mas maganda pag panoorin nyo na lang yung video namin, sikreto sa paggawa ng pandesal. Ayun. So, ayan, guys. Hanggang dito na lang at see you again. Thank you for watching. God bless you all. Bye, guys. Good night.